Kamusta po, Sir Nebquero? Tawagin niyo po akong Teacher Carol. Bagong tagapakinig niyo po ako dahil highly recommended kayo ng mga estudyante ko. By the way, ako po ay may edad ng teacher. Kaya pagpasensyahan na po sana ninyo kung may mga salita ako na hindi in sa inyong mga millennial. Sumulat ako sa inyong programa dahil na rin sa suhestyon ng mga estudyante ko. Nito kasing undas ay nagkaroon kami ng activity na sharing ng kwentong katatakutan. Kinulit ako ng mga estudyante ko na magbahagi rin ng aking nakakatakot na karanasan. Nung maalala ko at maikwento ko sa kanila itong bahagi ng aking buhay na maaaring ikonsiderang horror, ay inudyukan nila akong ipadala ito sa inyong programa. Kaya naman eto ako at nakikisali sa uso ngayon sa YouTube. Mag-message lang po kayo sa akin kung medyo nalalabuan kayo sa aking kwento para maipaliwanag ko ng abot ng aking makakaya. Taong 1985 ako nagsimulang magturo sa isang private elementary school. Ayos naman ang mga estudyante, maliban sa isang bata na atin na lamang itago sa pangalang Julia. May kapilyahang nagawa si Julia at dahil doon ay pinatawag sa principal's office ang nanay niya para ipaalam ang ginagawa nito. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng mami ni Julia sa nangyari. Pero imbis na sa anak niya ay sa akin nagalit si Mrs. Pinahiya ko raw ang anak niya. Wala siyang pinakinggang paliwanag. Pagkatapos ng school year na yon ay lumipat na ng eskwelahan si Julia. Kasabay ng panibagong school year ay nabuntis naman ako ng asawa ko. Hindi na ako pumasok para makapag-focus sa pagbubuntis ko. Naging napakahirap ng pagbubuntis ko dahil naging sakitin ako. Kung ano-anong karamdaman ang nakita sa akin ng doktor. Bukod sa gestational diabetes at high blood pressure, ay meron pa akong kidney stones at meron ding TB. Yung naunang dalawang karamdaman ay karaniwan na sa mga nagbubuntis. Pero yung dalawa pa ay hindi. Ang masaklap, Sir Neb, ay hindi naman ako pwedeng basta-basta mag-take ng gamot dahil nga sa pinagbubuntis ko. Tuloy ay puro herbal medicine ang iniinom ko at puro gulay ang kinakain ko. Sakripisyo talaga para wag mapahamak yung anak ko. Napakabigat lagi ng pakiramdam ko at parati pa akong may lagnat. Sa kakahanap namin ng iba pang herbal medicine na makakatulong sa kalagayan ko, ay napunta kami sa isang albularyo. Unang tingin pa lang daw sa akin noong albularyo ay alam na niyang may karga ako. Ibig sabihin ay may kumukulam daw sa akin. Gulat na gulat ako dahil ano bang masama akong ginawa para kulamin ako. Humingi kami ng tulong para maalis o mapakalas ang kulam sa akin. Natatawa pa yung albularyo habang ginagamot ako dahil hindi raw maganda ang magiging karma ng nagpakulam sa akin. Parang isa raw sa mahigpit na pinagbabawal sa mga mangkukulam ang pag-atake sa mga buntis dahil doble-doble raw ang magiging balik noon. Madali lang naman daw kalasin yung kulam sa akin. Hintayin ko lang daw kung sino sa mga kakilala ko na nakasamaan ng loob ang mamalasin ng matindi dahil yun na raw ang nagpakulam sa akin. Gumaling naman kaagad ang kidney stones at TB ko. Malungkot lang ako dahil hindi ko talaga alam kung sino ba ang may galit sa akin dahil maayos naman akong makisama. Nairaos ko yung aking pagbubuntis at panganganak. Isang taon pa uli yung pinalipas ko bago tuloy ang nagbalik sa pagtuturo. Sa pagkakataong yon ay sa public school na ako nagturo. At ang pagkakataon nga naman, naroon sa eskwelahang pinagturuan ko si Julia. Hindi ko siya estudyante sa kahit na anong subject. Hindi niya ako kinikibo. Iniisip ko noon na baka masama pa ang loob sa akin ng bata. Minsan ay nagkukwentuhan kami ng mga co-teachers ko tungkol sa mga estudyante na kinaaawaan namin. At nagulat na lang ako nang banggitin ng isa si Julia. Nakakaawa raw ito dahil sunod-sunod na dagok ang dumating sa pamilya niya. Natanggal daw sa trabaho ang ama ni Julia dahil nagkaroon ito ng TB. Manager pa naman sa isang sikat na restaurant.
Pagkatapos ay nahawahan ang kapatid na dalagita ni Julia na nang ipa-check up ay nalaman pang buntis. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 14 o 15 anyos lang daw yung dalagita dahil high school pa lang. Habang sumasailalim sa gamutan yung tatay at kapatid ni Julia ay nalaman na buntis din pala yung nanay niya at siya lang ang inaasahan sa pamilya. Ang masaklap ay may high blood din siya at diabetes. Bukod doon ay meron din siyang kidney stones. Wala nang naghahanap buhay sa pamilya nila kaya suportado na lang sila ng mga tiyo at tiya ni Julia na minsan ay nakakapagsalita na ng hindi maganda sa kanila. Sa sobrang hirap ng buhay ay nagpakamatay na lang yung tatay ni Julia. Alam mo Sir Neb, iisang bagay ang pumasok sa isipan ko nang malaman ko yung mga bagay na yon. Karma. Malakas ang kutob ko na yung nanay ni Julia ang nagpakulam sa akin dahil siya lang naman ang kakilala ko na nagalit sa akin tapos ay nagkanda malas-malas. Grade 4 na si Julia noong mga panahon na yon. 2 taon na lang at gagraduate na siya. Pero inabot pa siya ng 4 na taon sa elementary dahil pahinto-hinto siya. Noong graduation nga niya ay nagkita uli kami ng mami niya. Ibang-iba na yung itsura nito mula nang huli ko itong makita. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Kaya lalong tumibay ang hinala ko na siya ang nagpakulam sa akin. Sir Neb, napatawad ko na yung mami ni Julia at hiling ko na lang na sana ay umayos na ang buhay nila. Isang aral ang nangyari sa kanila na kahit kailan, huwag na huwag kakapit sa kasamaan para lang makaganti sa kapwa dahil hindi mo alam kung ano ang babalik sa'yo. Magandang araw sa mga taga-subaybay mo, Sir Neb, lalo na sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang Larry. Ang ibabahagi ko sa ating mga kapasta ay tungkol sa karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako bilang gwardiya sa Intramuros. Ngayon kasi ay nandito na ako sa gitnang silangan bilang isang driver. Mga 4 na buwan lang yata ang tinagal ko doon. Hindi ko kasi natagalan ang pagiging gwardiya doon dahil sa dami ng mga karanasan kong hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin sa balahibo ko tuwing maaalala ko. Nung una akong madestino doon ay marami na akong naririnig na kwento ng mga kapwa ko gwardiya tungkol sa iba't ibang pagpaparamdam ng mga siguro ay kaluluwa ng mga Pilipinong na trap at minasaker sa lugar na yon. Kwento pa nga lang ay takot na ako. Kaya lang ay trabaho yon, kaya dapat ko panindigan. Aminado akong mahina talaga ang loob ko mula pa pagkabata pagdating sa mga multo-multo, Sir Neb. Hindi ko nga din sukat akalain na sa ganoong trabaho pa ako mapapasok. Pero ayun nga, sa mga unang araw ko doon, wala naman akong nakita o naramdamang kakaiba. Kaya naisip ko na baka niloloko lang ako ng mga kasamahan ko. Pero iba na nung ilagay ako sa panggabi. Sa mga unang gabi ay okay pa din, kaya umabot pa ako ng ilang linggo na laging night shift. Hanggang isang gabi nga na umuulan at doon ako sa tapat ng dungeon nakapuesto. Habang nagro-roving ako para siguruhing wala nang tao doon, may narinig akong tila sabay-sabay na daing o panaghoy ng mga tao na nagmumula sa dungeon. Tumigil ako saglit para pakinggang mabuti dahil baka ako sa lakas lang ng ulan. Pero patuloy pa din yung mga daing. Nagsisimula nang tumayo yung mga balahibo ko noon. Naisip ko yung kinukwento ng mga kasama ko. Baka ako ito na yon. Pilit kong nilabanan yung takot. Nilibot ko yung hawak kong flashlight hanggang sa muntik ko na yung mabitawan sa gulat nung may mailawan ako mula sa makipot na entrance. Isang hubad na lalaking gumagapang pataas. Nagtatakbo ako sa ulan sa sobrang takot. Kinuwento ko yon sa mga kasama ko. Nagtawanan lang sila at sinabihan akong
Welcome to the club. Mula noon ay hindi na tumigil ang iba't ibang klase ng pagpaparamdam na naranasan ko. Magmula sa mga daing at sigawan, mga yabag ng paa na parang nagmamartsa, mga putok ng baril sa kwartel ni Jose Rizal, at mga imahe ng mga nakakulong sa dungeon na bigla-bigla na lang lumilitaw sa pader. Ang ginagawa ko ay nagsusuot na lang ako ng headphones. Nagpapatugtog na lang ako para hindi ko marinig yung mga yon. Sa kabila ng takot na nararanasan ko sa halos gabi-gabing pagjujuti ko, wala akong magawa kundi pilitin ang sarili ko na masanay. May iniinda kasing sakit noong mga panahon na yon yung asawa ko, kaya hindi pwedeng mawalan ako ng trabaho. Hanggang isang gabi, nandoon ako uli sa tapat ng dungeon. Napansin ko yung isang kapwa ko gwardiya na nakaupo sa bato sa may ilalim ng puno. Nilapitan ko siya para makipagkwentuhan. Hindi gaanong maliwanag yung ilaw na nagmumula sa poste, pero napansin ko na parang kakaiba yung suot niyang uniforme kumpara sa suot ko. Para bang luma at kupas. Maging yung itsura niya, masasabi mong lumang tao, kaya medyo nawirduhan ako. Hindi talaga pamilyar sa akin yung mukha niya. Baka ako bago lang doon at noon ko lang nakita. Binati ko siya pero hindi siya sumagot. Tahimik lang na nakaupo. May kakaiba din siyang amoy na hindi ko maintindihan. Nainsulto ako na hindi siya sumagot, kaya tatalikod na sana ako. Nung bigla ba naman siyang magsalita? Mahina lang yung boses, pero sigurado akong hindi Tagalog yung salita niya. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig ng katawan. Dahan-dahan ko itong nilingon at nagulat ako sa biglang pagtayo ng lalaki. Sabay lakad, padiretso. Talagang wala siyang pakialam sa akin na parang hindi niya ako nakikita. Nakatula lang nasundan ko siya ng tingin. Papunta siya sa direksyon ng dungeon. Pero bago pa makababa doon, ay bigla na lang itong nawala na parang bula. Nagtayuan talaga yung balahibo ko at napakaripas ako ng takbo. Yun na yung huling eksena. Dahil kinabukasan ay nag-resign na ako. Hindi ko na pinansin yung kantsawa ng mga kasama ko, dahil mas hindi ko kakayanin pang magtagal sa trabahong yon. Sa ngayon, Sir Neb, balita ko ay patuloy pa din ang mga pagpaparamdam, lalo na yung mga naririnig na panaghoy. Kaya nagpapatugtog sila doon para hindi madinig o mapansin ng mga bumibisita. At pag may nagtatanong sa kanila kung totoo ba yung mga balitang yon, natural itatanggi nila. Dahil kasama yon sa training namin. Kami-kami na lang na mga kapwa ko gwardiya ang nakakaalam ng totoo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Pablo. Palitan ko na lang din po ang pangalan ng mga taong mababanggit dito. Medyo privado po kasi ito at isa sa publiko ko lang, dahil bagamat may kababalaghan dito ay natatawa ako sa totoo lang sa kinahinatnan ng sabihin na nating kontrabida rito. Hindi ko na lang din aaminin kung ano ang relasyon sa akin ng mga taong sangkot dito. Para sakali mang may makaalam kung tungkol kanino ang kwentong ito, ay hindi ako matutukoy. Anyway, nangyari po itong kwentong ito mga 6 o 7 taon na ang nakakaraan. May isang lalaki na tawagin na lang nating Pedro ang nakapangasawa ng isang babaeng itago natin sa pangalang Elena. Itong si Pedro medyo may itsura. Si Elena ay hindi naman masasabing pangit, pero hindi lang kasing ganda ng mga naunang nobya ni Pedro. E kaso kay Elena tinamaan si Pedro, kaya makaraan ng 2 taon nilang pagiging mag-boyfriend ay nagpakasal na sila. Ayon sa sabi-sabi ng mga Marites at Mosang, yung nanay ni Pedro na tawagin nating Hilda ay hindi pabor kay Elena, dahil nga iba ito sa mga ex ni Pedro. Pero kahit naman ayaw ni Hilda kay Elena, ay pinakikitunguhan pa rin ito ng maayos ang manugang. Yun nga lang ay kung ano-ano naman ang kinukwento nito sa ilang kaibigan kapag nakatalikod si Elena. Aware naman si Elena na ganoon ang ginagawa ni Hilda,
Kaya sinabihan nito si Pedro na lumipat na lang sila ng tirahan. Bali kasi ay nakikituloy pa sila noon sa mga magulang ni Pedro dahil nag-iipon pa ng pera. Pumayag naman daw si Pedro, kaya lang ayaw ni Hilda. May dinahilan si Hilda na sa palagay ni Pedro ay may sense naman, kaya naudlot ang pagbukod nila ng tirahan. Itong sunod na part para nang hango sa pelikula. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, ay talagang nangyari. Bilang nurse nga si Elena, ay madalas siyang puyat sa trabaho. Nagsimula siyang makaramdam ng mga hindi maipaliwanag sa bahay ni Hilda. Nariyang nakakarinig siya ng mga sutsot sa kanya kapag naliligo siya sa gabi. May mga anino rin siyang nakikita na padaan-daan sa ilalim ng pinto ng banyo. Pero kapag tinanong niya kung sino yon, o kaya ay binuksan niya yung pinto, ay wala siyang nakikitang tao. Nagsusumbong siya kay Pedro at lagi nitong sinasabi ay baka dala lang ng pagod sa trabaho ang dinaranas ni Elena. Kaya isang beses ay nag-leave ng ilang araw si Elena at nagbakasyon sila ni Pedro. Maayos naman si Elena noong nag-out of town sila ni Pedro at na-relax siya, kaya akala niya ay dala lang talaga ng pagod ang mga nakikita niya. Pero pagbalik nila sa bahay ni Hilda ay ganoon na naman. Basta kapag nasa banyo siya ay sari-sari ang naririnig niya. Minsan ay may humahagik-hik pa raw. Kaya sa takot niya ay nagpabantay na siya kay Pedro kapag maliligo sa gabi. Eto namang si Hilda ay inis na inis daw dahil kailangan pang bantayan sa paliligo si Elena. Nagpapapansin lang daw ito. Pero mula nang bantayan ni Pedro si Elena ay nawala yung mga sutsot, hagik-hik at anino. Naghinala si Elena na si Hilda lang ang gumagawa ng mga pananakot sa kanya. Kaya naglagay siya ng cellphone sa isang part ng kusina na matatanawan yung banyo. Pagkatapos ay hindi siya nagpabantay kay Pedro sa paliligo. At ayun nga, huli sa akto si Hilda sa pananakot sa kanya. Nagtatago lang daw pala ito sa gilid ng washing machine, kaya nawawala agad kapag lumalabas si Elena at hinahanap kung sino yung sumusutsot. Hindi raw mapaamin ni na Pedro si Hilda kung bakit nito tinatakot si Elena. Pero doon na sila nagpasya na tuluyan ng bumukod kahit na pigil ng pigil si Hilda. Fast forward mga ilang taon ang nagdaan. Hindi na halos makatagal si Hilda at yung asawa at anak niya sa bahay nila. Paano ba naman, Sir Neb? May kung anong gamit daw na binili yung mister ni Hilda na magmula nang dumating sa bahay nila ay nagkaroon na sila ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. May sumusutsot at humahagik-hik daw sa dilim. Minsan naman ay makakarinig sila na parang may tumatakbo sa hagdan. May mga pagkakataon din daw na may makikita na lang silang pasa na hugis kamay sa balat nilang mag-anak. Tapos sa gabi ay magigising ang isa sa kanila dahil may kakalmot sa binti o braso, at talagang makikita nila yung marka noon na may pino pang dugo. Ang nakakatawa lang, Sir Neb, nakaranas daw si Hilda na may kumakalampag ng paulit-ulit sa pinto ng banyo nila habang dumudumi siya. Umurong daw yung dumi ni Hilda dahil sa takot. Noong pinagtanong nila sa mga paranormal expert ang posibleng dahilan ng panggagambala sa bahay nila, ay sinabi nitong gawa yun noong antigong muebles na binili ng mister ni Hilda. Pinaklens yun, pero yun mismong nagkiklens ay sumuko dahil masyado raw malakas yung espiritu na namamahay doon sa muebles. Pinayuhan sila na dalhin yun sa simbahan at pabindisyonan sa pare bago sunugin. Nasabi ko na bang mukhang pera si Hilda? Nang hihinayang kasi ito sa halaga noong gamit kapag sinunog lang. Kaya ayun, hanggang ngayon yata ay naghahanap sila ng makakapagpalayas doon sa nakatira sa muebles. Tapos sila mismong mag-anak ay parang napalayas na noong espiritu dahil bihira na lang silang manatili roon sa bahay. Yung mister at anak ni Hilda, minsan ay nakikituloy kina Pedro at Elena. Si Hilda ay hindi makatapak sa pamamahay noong mag-asawa dahil sa hiya sa ginawa niya kay Elena.
usap-usapan nga ng mga Marites at Mosang. Karma ni Hilda ang nangyayari sa bahay nila ngayon. Good day to you, Sir Neb. Ganun din sa ating mga kapasta. Habang nakikinig ako sa iyo ngayon, ay naisipan kong isulat ang isang karanasan kong nagbigay ng katatakutan sa akin. Ako nga pala si Patty. During college days, nagkaayaan kami ng mga classmates kong mamasyal sa isang historical site sa Manila, ang Intramuros. Matagal namin pinagplanuhan yon, pero hindi matuloy-tuloy. Hanggang finally, natuloy din dahil sa biglaang ayaan. Pasado alas dos nang makarating kami. Una naming pinuntahan yung Manila Cathedral. Nagsimba muna kami tapos nagpalakad-lakad. At dumiretso na kami sa Fort Santiago. Nagkape muna kami sa isang coffee shop doon bago naglibot. Walang katapusang libot at piktura ng ginawa namin. Sinusulit talaga namin at walang pinalagpas bawat lugar at angulo sa loob ng fort. Nalibang kami masyado. Malapit nang dumilim nang maalala namin yung pinaka dinadayo doon. Yung dungeon kung saan maraming mga Pilipino ang pinahirapan at pinatay ng mga Hapon. Medyo nag-alangan kami kung tutuloy pa doon dahil bukod sa madilim na ay balita namin nakakatakot daw talaga ang lugar na yon. Pero syempre sayang naman at hindi kumpleto ang libot namin kung hindi namin mapapasok yon. Kahit kinakabahan man ay lakas loob naming pinuntahan yon. Total naman ay madami pa din kaming makakasabay. Sa bungad pa lang ay grabe na yung kaba ko. Mababa at napakakipot ng entrance. Napaisip nga ako kung kakasya ba ako doon. Medyo chubby kasi ako, Sir Neb. Pero nagkasya naman ako. Pagpasok namin ay kinilabutan talaga ako. Medyo kakaiba kasi yung lamig sa loob. Nakakasuffocate din at medyo masangsang yung amoy. Hindi ko mawari kung anong klaseng amoy ba yon. Inisa-isa naming tignan at basahin yung mga nakadikit doon na photo exhibit kung saan makikita mo yung history ng lugar na yon. Habang binabasa ko nga yung mga yon ay nakaramdam ako ng awa sa mga taong nakaranas ng sobrang kalupitan ng mga Hapones. Kinikilabutan din ako sa mga larawan ng mga bangkay na magkakapatong. Yung iba daw ay nilak sa selda at pinabayaang mamatay sa gutom. Yung iba naman ay tinorture. Talagang kita sa mukha nila ang hirap na dinanas nila. Hindi ko alam bakit sobrang apektado ako doon. Namalayan ko na lang na napaluha na ako dahil parang ramdam na ramdam ko yung sakit at paghihirap nila. Sa sobrang focus ko nga sa mga photos ay hindi ko napansin na mag-isa na lang pala ako doon. Nataranta ako, Sir Neb, nung magpalinga-linga ako at wala na akong nakitang ibang tao doon. Tinawag ko yung mga kasama ko pero walang sumasagot. Hindi ko alam kung saan ang daan palabas. Nagpasikot-sikot ako. Nanginginig na ako sa takot. Hanggang mapahinto ako sa isang parte ng dungeon kung saan may mga ribulto ng mga sinaunang Pilipino na pinahihirapan. May nakahiga at nakaluhod na sentro ang atensyon ko sa ribulto ng lalaking nakakadena. Napatitig ako sa mukha nito. Magaling yung pagkakagawa dahil parang buhay na buhay yung mga mata. Pero bigla ring nanlaki yung mga mata ko nang mapansin kong gumagalaw ito at tumitig sa mata ko. Napaatras ako bigla. Nagpalinga-linga ako at tinatawag ko pa rin yung mga kaklasiko. Sa puntong yon ay nakarinig ako ng parang mahinang ungol. Nanginginig at pinanlalamigan na ako ng katawan noon. Dahan-dahan kong nilingon ang ribultong nakakadena. At ganun na lang yung pagkasindak ko nung makita kong umaalon yung dibdib nitong nakahubad na parabang naghahabol ng paghinga. Napatakbo na ako habang sumisigaw at kung saan-saan na ako nagpasikot-sikot hanggang masalubong ko yung isa sa mga kaklasiko na binalikan pala ako dahil hindi na daw nila ako nakita
sa pagpasok pa lang namin sa loob ng dungeon. Ang pinagtataka ko, nung magkasalubong kami, ay nakita kong may mga tao naman pala sa paligid. Sa kabila ng sobrang takot at kilabot na nararamdaman ko ng mga oras na yon, ay hindi naman ako pinaniwalaan ng mga kaklase ko nung ikwento ko sa kanila yung nangyari sa akin. Basta sinumpa ko sa sarili ko na hindi na ulit ako babalik doon. Share ko lang po ang kwento ng aming Lolo Hamin. Lolo sa tuhod ko na si Lolo Hamin. Inabot ko pa siya at high school na ako nang mamaya pa siya. Matandang matanda na talaga noon si Lolo. Napaka-peaceful ng pagpanaw niya dahil nga sa katandaan. Basta natulog na lang siya ng napakahimbing at hindi na gumising. Sabi ng ilan ay masamang damo si Lolo Hamin kaya napakahaba ng buhay niya. Pero sabi ni Lolo Agustin, tatay ni Daddy at anak ni Lolo Hamin, reward ni Lolo Hamin ang mahaba niyang buhay dahil naging patas siya sa lahat kahit na winawalang yana siya. At tungkol dyan po ang kwento na ibabahagi ko. Ang kwentong I Dodged a Bullet ni Lolo Hamin. Early 1900s pinanganak si Lolo Hamin. Noon daw panahon na yon ay maagang nag-aasawa ang mga tao. May nakilala raw dalaga si Lolo na natipuhan niya at binalakligawan. Kaso dahil sobrang mahiyain ay kinailangan pang magpatulay ni Lolo. May kaibigan daw si Lolo noon na tawagin na lang nating Teban. Hindi na kasi maalala ni Lolo Agustin yung pangalan ng kaibigan ni Lolo Hamin, kaya Teban na lang. Si Teban daw, Sir Neb, ay hindi talaga malaman ni Lolo kung kaibigan ba talaga niya o ano. Sa kwento raw ni Lolo noon ay parati siyang sinasabotahe ni Teban. Magkaklase raw sila at kadalasan ng mga project ni Lolo ay ginagaya ni Teban. Tapos ay uunahan siyang magpasa. Kaya magmumukhang ito ang original at si Lolo ang nanggaya. Minsan daw kahit sa pamimitas ng prutas ay ginugulangan pa siya ni Teban para mas malaki ang kitain nito. Marami pa raw ginagawang kagaguhan si Teban kay Lolo, pero nalimutan na ni Lolo Agustin ang iba. At ang lahat ng kawalangyaan na yon ay pinalampas lang ni Lolo Hamin. Mahiyain nga raw kasi ito at ayaw ng komprontasyon. Sa kabila ng red flags ni Teban ay siya pa ang napili ni Lolo na maging tulay sa dalagang gusto niyang ligawan. Tawagin na lang nating Lorena yung babae. Effort daw sa paggawa ng mga tula si Lolo para kay Lorena. Tapos ay kay Teban pinadadala. Kwento pa raw ni Teban na nagustuhan ni Lorena yung mga tula at kilig na kilig ito. Si Lolo naman ay tinubuan ng pag-asa na pwede na nga siyang umakyat ng ligaw kay Lorena. Kaso noong nakaipon na siya ng pogi points at lakas ng loob, ay tsaka naman niya nalaman mula sa isang kakilala na mag-on na si Lorena at Teban. Napasagot daw ni Teban si Lorena dahil sa mga tula na binibigkas nito. Ang sisti pala ay kinabisa ni Teban ang mga tula ni Lolo Hamin at ni-recite kay Lorena, claiming na siya ang original writer noon. Galit na galit daw si Lolo at doon na siya sumabog. Kinumpronta raw ni Lolo si Teban, pero ang sabi lang ni Teban ay nagmamahalan na sila ni Lorena. Wala na raw magagawa si Lolo dahil hiningi na ni Teban ang kamay ni Lorena sa mga magulang nito. Hagulgol daw ng iyak si Lolo at sa galit ay nasapak niya si Teban. Pero gumanti si Teban ng mas maraming sapak. Broken hearted na ay bugbog sarado pa. Ano pa nga bang magagawa ni Lolo kundi ang mag-move on? Nung sinakop daw ng mga hapon ng Pilipinas ay maraming pinagpapatay ang mga yon. Karamihan ay hindi na natagpuan at kung matagpuan man ay hindi na makilala dahil halos niluray na ang katawan ng mga biktima. Napabalita na may mga taong sa sobrang gutom ay kinakain na yung mga bangkay na tinatapon ng mga hapon. Kumalat din daw noon ang kwentong aswang
Sina Lolo Hamin ay may kaya sa buhay. Kaya kahit papano ay hindi naman sila nahihirapan sa pang-araw-araw. Isang beses daw ay nagulat na lang si Lolo Hamin na lumapit sa kanya si Teban. Noong time na yon ay may asawa na rin si Lolo at dalawang anak. Sina Teban at Lorena naman ay hindi nagkaroon ng anak. Lumapit si Teban kay Lolo Hamin para humingi ng tulong. Akala ni Lolo ay pagkain o pera ang tinutukoy nito. Yun pala ay tulong para makapangibang bayan ito at makalayo kay Lorena. Sir Neb, may lahi raw palang aswang sina Lorena at ang pamilya niya ang kumakain sa mga bangkay na tinatapon ng mga hapon na itago raw nina Lorena ang tungkol doon sa mahabang panahon. Pero nung sumiklab nga ang gera at nagkakagutuman na, ay lumabas ang totoong pagkatao ng pamilya ni Lorena. Natatakot daw si Teban dahil inuuwi pa nina Lorena ang mga atay na nakukuha sa mga ito at doon sa bahay nila nilalantakan ng hilaw. Hindi raw masikmura ni Teban kung gaano kahayok kung kumain yung mag-anak dahil talagang asal hayop ang mga yon na nag-aangilan pa at nag-aagawan. Hindi raw makapalag si Teban dahil may palagay raw ito na pinipigilan lang ni Lorena na siya ay kainin ng pamilya niya. Hindi raw natapos ni Teban ang kwento nito kay Lolo dahil sinundo ito ni Lorena. Nagmamakaawa raw ang tingin ni Teban kay Lolo Hamin habang papalayo ito. Pero hindi siya tinulungan ni Lolo Hamin. Sa isip daw ni Lolo noon ay pinagbabayaran na ni Teban ang mga panggugulang nito sa kanya noong kabataan nila. May kapal pa raw ng muka na sa kanya humingi ng tulong pagkatapos ng lahat. Hindi nagtagal at napaalis din ang mga hapon sa Pilipinas. Makaraan ng ilang taon ay nabalitaan na lang ni Lolo na patay na raw si Teban. Hindi na ito napaglamayan dahil nilibing din daw kaagad. Hindi malinaw kung ano ang kinamatay. Pero may hinala si Lolo na kinatay ito ni na Lorena. Pagkatapos kasi ng pinaniniwala ang libing ni Teban ay umalis ang pamilya ni Lorena sa bayan nila. Inilihim ni Lolo Hamin ang nalalaman niya. Pasalamat na lang daw siya sa pang-aahas ni Teban dahil nailigtas siya sa pagkakaroon ng asawang aswang. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.